kapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinatagray. Gawin mo sa aming karabay manhon ang pag-ibig sa iyong anak na tila at banto. Bubang sa pagulat ng aming pagsunod sa pangpanampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo at kabutihan iyong inihanto at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mo lubos sa iyong pagsubaybay. Sa amin at parupok sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam-alam sa masaganang habang ng Diyos sa atin, ako'y namamanhid sa inyo. Iayon ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Huwag nawang ipahintulot ng Diyos.
sa kanyang nakasulatan. Pinapaliwanag ni Jesus na siya ay pinakailangan maghirap, itatakwil ng mga punong saserdote at ng mga pinuno ng bayang Israel, mamatay at muling pagkabuhay. So pinapaliwanag sa akin, isa po sa mga sign sa huwag namin kalimutan. Ngayon pinatawag ko po ito, Paschal Candle. Ito po ay simbolo na suffering, death, and resurrection. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Kaya nga po ang bahagi ng pinapasimula natin ang pagdiriwang ng Misel na inseparable relationship between suffering, death, and resurrection. Ang hindi mapaghihiwalay. Kaya ang simbol lang natin na paghihirap, pagkamatay, muling pagkabuhay ni Eric, yung tinatawag natin yung Paschal Candle. Yan yung isang term natin, Pascha. Pasko. Yung Pasko ay hindi lamang po pagkabuhay at muling pagkabuhay. Yung Pasko natin ay kasama niya ng paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay. Sa tayo, bayang tao, sabi nga natin, ay gusto natin ay, sabi nga natin ay, umaiwasan natin ang paghihirap. Kasi bakit puno na tayo ng paghihirap? Akala natin, kapag nahirapan natin yung paghihirap, ito yung pagkaunawaan ng Diyos. Kaya yun ang pagtingin po ni Pedro. Hindi lang yung pagtingin ng Pedro. Pagtingin po natin ito, kung kumari rin, ay nais natin yung pamantayan na wala na hindi naghirap. Akala natin, maka-Diyos yun. Akala natin, maka-Diyos yung walang paghihirap. Hindi o, pinapaalala sa atin na alin, yun yung pamamaraan ng Diyos. Yun ang pamamaraan ng Diyos. It is the way of God. Pero ano yung pamamaraan ng Diyos? Kaya kaya simbolo natin ulit. The symbol of the cross. It is the symbol of death and suffering. Pero alam natin ulit, may resurrection. Pero pinahalaga sa atin ulit, hindi ka makatatakas sa kahirapan. Kaya po kung isa makita mo na problema na inaarap ng lipunan na ito ay gusto tumakas sa kahirapan. Baka tayo ng problema sa Shabu. Baka rin, hihirapan kami sa buhay natin eh. Kaya kapag kami nagsasabu, nawawala ang aming hirap. Ba't ka nagdanas eh? Kasi para hindi ko na maramdaman yung sakit na dinaranas ko. Hindi. Pinapamukha sa atin ang mga kapal na bahagi ng ating pagkilos natin. Harapin natin ang aming paghihirap. Harapin namin yung paghihirap natin. Hindi dapat ito tinatakasan. Sabi nga natin ay, Father, ano ngayon ang pagkakaiba natin bilang mga Kristiyano? Ano ngayon ang naitulot sa atin na Jesus na tinuturing natin? Siya ang anak ng Diyos, ang Mesiyas, ang magliligtas sa atin. Bahagi yun ang unsan ay alin, na yung paghihirap natin, hindi masasayang. Bakit? May resurrection. May resurrection. Alam mo, kalimitan ng Scott, kalimitan mo na kung ayaw, hindi na kailangan pag-inaman ng mga. Sabi nga ng iba, it is some goods. Something good to be true. Nawala ka ng hirap, pero hindi pwedeng mawala yung Paschal mystery. Hindi pwedeng sarap lamang at walang hirap. Ay malapit na kayo hindi niloloko lamang. Hindi naman na pwedeng puro hirap lamang walang sarap. Impyerno yun. Hindi yun ang pangako na ipinapahayag ng mga kapal. Kaya,
Pag sinabi namin eh, ah, may Paschal mystery pa dyan? Kasi yung realidad, kaya kung isa sinasabi ng iba na, ah, hindi na pinaparamdam yung hirap. Kasi bakit? Ah, ang pinaramdam lamang yung resurrection ay kulang. Kinakailangan natin pagdudahan. Kasi hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Yan ang gusto ng tao. Akala niya, yun ang pamamaraan ng Diyos. Katulad ng kaisipan ni San Pedro. Huwag na huwag ipahintulog ng Diyos. Huwag na huwag ipahintulog ng Diyos. Hindi. May paghihirap na kinakailangan natin arapin. Katulad nilang halimbawa, pasensya na kayo, malikabong, magulo, kasi bakit? Magpapagawa tayo. Hindi natin mapapaayos to. So, kasi nagtatrabaho ng araw ng Sabado. Gusto niyong makapasa, yung mga nag-aaral, gusto makapasa sa kanila pag-aaral, mag-aaral kayo. Kahit na kayo ay genius, kapag hindi kayo nakikinig, hindi pa rin kayo papasa. Kasi bahag yun, medyo yung mga matawagin natin yung mga genius, less yung kanilang mag-aaral kaysa doon sa average lang. Pero hindi, mag-aaral ka pa rin. Bahag yun ang usay, makita po natin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Na katulad po limbawa, no? Matatapos lang ng long weekend. Pero hindi, no? Kinakailangan natin no? Yung mga magulang na yun, pumasok ng halong oras bawat araw para mayroong maibigay na pagkain sa pagkainan ng kanyang pamilya. Huh? Hindi mo pwede na papakainin mo pamilya mo, gawa lamang sa nakaw. Yun ang gusto nito, akala nila, pahirap ka natin. Ah, lalo pa lang mapapasama. Lalo pa lang maghihirap. Darating din po doon yung tinatawag nating katarong. Kaya ano sabi ni Jesus? Ibibigay ni Jesus. Gagandang palaan ni Jesus ang lahat sa ayon sa kanyang ginawa. Bahagi yun ang kung saan ay makita po natin. Kaakibaw ng tao at kinakailangan ulit sabi natin ay we have to embrace the cause. Kinakailangan natin yakapin ang ating cause. Anong sabi ni Jesus? Pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod sa akin. Hindi sinabi ni Jesus na, sige, papasanin ko ang cross ko. Wala na kayong cross na papasanin. Ako na lang ang magpapasan. Hindi. Anong sabi ni Jesus? Pasanin ninyo ang inyong cross at sumunod sa akin. So ano ngayon pagkakaiba namin bilang mga pananampalatayang Kristiyano? Maganda po yung ikalawang pagbasa sa sulat po ni San Pablo sa mga taga-Roma. Anong sabi po ni San Pablo sa mga taga-Roma? Offer yourself as a living sacrifice. Ialay ninyo ang iyong sarili bilang buhay na sakripisyo. So, yun palang paghihirap natin. Kasama na sa buhay yun, ano lang kailangan natin? Ialay natin sa Diyos. Ialay natin sa Diyos. Yung Father na nahihirapan ako sa aking trabaho. Nababago ako palagi sa kwento. Walang oras sa mga trabaho araw-araw. Ialay natin sa Diyos. Kaya kung umisa napapagod ka kasi ba, hindi natin niyakalan sa Diyos. Hindi pa lang tayo makapagsimba para pag-araw ng Linggo. Kaya, alin, palagi mabigat. Lahat naman tayo nagtatrabaho. Pero kapag hindi ko iniyakal sa Diyos, wala. Hindi po yung sabi ni Jesus sa atin kung ibanghelyo ngayon sa araw na ito. Sabi ni Jesus, sabi niya ay, ang mag-alay ng kanyang buhay, alang-alang sa akin, ay siyang magkakamit doon. Hindi lang pwede itong motorway sa ano, ha? Yung mag-aalay ng buhay, yung mamatay.
para sa Diyos, hindi. No? Hindi naman tayo under persecution. Pero tanongin, saan natin ihahalay yung amin sa buhay? Ah. Every Sunday, when you go to Mass, eh meron tayong offertory. Akala natin yung offertory para lang yung ano, para lamang dun sa pag-offer namin ng pera. Hindi. No? Yung pag-offer namin ng pera yun is just a symbol. Ano kinakailangan namin ialay? Ialay namin ang lahat ng ating paghihirap. Iaalay natin ang ating buhay. Iaalay natin. Sana po huwag natin kalimutan yan. Every time na kayo magdiriwang ng banal na misa, o kahit na sabihin natin na hindi man kayo makasimba pag-araw na, tawagin natin ay a self-offering, a simple prayer. Panginoon, iniaalay ko po. Yun ang inyong morning prayer. Panginoon, iniaalay ko po sa inyo ngayon ng aking araw na ito. Lahat ng gagawin ko, lahat ng aking pagkatrabaho, yung aking paglilinis sa bahay, yung aking pag-aaral, o di kaya yung aking pagkatrabaho sa opisina, baliwanan ko, no? Mag-alay ng sarili, no? Alang-alang kay Jesus. Saan natin ihalay yung ating sarili, alang-alang kay Jesus? Kaya bahagi yung naman sa loob natin kalimutan, ialay natin yung ating panihirap. Kasama na yun. Kasama na yun. Na tayo ay mayroong mahirapan sa daigdig na ito. Sabi nga natin, sapa. Yan yan isa sa mga given. Sa mga given. Ibig sabihin, takampal mo na yun habang nabubuhay ko sa daigdig na ito. Yung panghirap. Pero ano ang panyayin ng Jesus? Ialay natin sa Diyos. Sa term na ginamit po natin sa ikalawang pagbasa, offer yourself as a living sacrifice. Medyo palitan ko yung salitang living. Ilagyan natin, paano natin may alay sa living sacrifice? Offer yourself as a loving sacrifice. Bilang bahagi ng iyong pagmamahal. Hindi pwedeng walang pagmamahal. May kasamang pagmamahal. Sabi ko nga, kapag sinabi natin may pagmamahal, tayo ay magdudulot ng kaligayahan. Ito po mga nakalipas na araw, mula po nung Monday hanggang po kahapon, ay makikita po natin sa mga ebanghelyo po mga nagsisimba araw-araw. Eh makita po natin alin ay si Jesus ay ang kanyang panyaya ay huwag kayong maging katulad sa mga mapagpaibabaw, mayayabang, mga kung tawagin po natin ay mga hipokrito. Bakit? Kasi hindi kayo binigaya. Kasi kung ang maligayaan naman ang mga pagpaibaway rin, pinapalakpakan sila ng tao. Ang buti kung palakpakan ka ng tao, pero alin yun, sa huling pa. Nagawa ko na lahat. Pero kapag ikaw ay gumagawa at inihalay mo sa Diyos na may pagmamahal, eh maligaya ka. Kasi bakit? The act itself of loving. Ba't ka nagtatrabaho? Ah, kasi pagmamahal ko sa asawa ko at sa mga anak ko. Sa mga magulang ko, kaya ako nagtatrabaho. Yung pong pagtatrabaho ninyo, kapag inialay niyo as a living sacrifice, as a loving sacrifice, maligaya na kayo. Maligaya na kayo. The act itself, the act na may kasamang pagmamahal, ay magdudulot sa inyo ng kaligayahan. Kaya dumadali yun, dumadali kapag mayroong kaakibat ng pagmamahal. At yun yung pangayon ay pinapahayag sa atin ang kumbi kapal. Nawa yung pag-ibos natin ay ialay namin sa Diyos bilang isang buhay at mapagmahal na sakripisyo sa ating mga mahal sa buhay at sa ating Diyos.
Bahagi na mo sa mga kandapo ng Diyan. May tayo na pag sinabi namin na kapag ginagawa mo yung gawa ng pagmamahal, maligaya ka. Eh, Father, ito paano kapag hindi binalikan? Sabi ko, yun ang pagkakaiba ng love at saka business. Pag sinabi yung pag-ibig, hindi naghihintay ng kapalit. Kung naghihintay ka ng kapalit, business yan. Kasi bakit? Gusto mo may kapalit eh. Hindi pag-ibig yan. Trading yan. Kaya kapag sinabi mo pagmamahal, ginagawa mo. Kahit na walang ka ba, ibalot pa mo, paano kapag pinalitan? Hindi, walang problema kung pinalitan. Pero, kapag ginawa mo, huwag kang mag-expect ng papalitan. Kasi kapag nag-expect ka ng papalitan, business na yan. So, yun yung paanyaya na ipinapahayag sa akin ang buong mga pangalan. Maliligaya ka lang kapag pinalitan. Hindi. The act itself should make you already happy. Bakit? It is an act of love. Kaya ano kaya natin? Yung aking mga paghihirap sa taking na ito, ay makita po natin. So, the resurrection, ay pinamahal ko na Jesus ulit. Kasama na agad dun sa ginagawa niya. Kasi bakit? Naninigayaan na kayo. Naninigayaan. Ginagawa ko ito. Halimbawa na lamang, gawa ng aking magkatrabaho para ang pamilya ko ay magkaroon ng pagkain sa kanilang kapag. Yung mismong pagkatrabaho ko alin. Kasi ito ay isang pagkilos ng pagmamahal na inihalay ko sa Diyos. That is already, nakasama na rin dyan yung kaligayahan na dulot ng huling pagkabuhay. Kasi alam ko natin, yung bawang minuto na ibinibigay ko sa aking pagkatrabaho ay magbibigay ng lakas at pangangailangan ng mga mahal ko sa buhay. Kasama na ako kasi bahagi ng aming pagkilos. At ito yung bahagi na pinapagpunginin. Pagmamahal na ipinapamating sa atin ni Jesus, no? Ang pag-ibig, pagbibigay ng sarili na hindi naghihintay ng kapalit. Hindi naghihintay ng kapalit. Kaya kahit anong laki ng inyong krus, kahit anong laki ng inyong problema, kapag ginahal, dinadala rin niya, anong sabi, take up your cross, dinadala rin natin. Nang may pag-ibig, makakayanan niya. Magiging madali ang ating pag-ibig. Nandiyan yung Paschal mystery. Nandiyan ang mystery Paschal na ipinangako sa atin ang buong na kapal. Capsulize sa pang-araw-araw nating pag-ibig sa daigdig. Na ito. At ito yung mga na pinapahay ng kong pinapag. Kaya kung maraming tao ngayon ang hindi masya kasi bakit? Ba't mo ginagawa yan? Para lang ako pagkapera. No. Do it lang and offer it to God. Bigyan mo ng pagmamahal at iaray mo sa Diyos. Kinakailangan natin ialay natin lahat ng ito sa Diyos. At yun, doon higit namin mapapakinabangan ang biyaya ng uling pagkabuhay na ipinamamanig sa atin ng ating Panginoong Jesus Christ.
Sumasampalataya ako sa Diyos na makapagpapalain na may gawa ng dami at lupa. Sumasampalataya ako kay sa Kristo at sa anak ng Diyos. Panginoon na ng lahat na tagawang tao sa lahat ng Espiritu Santo. Ipinamanan sa Santa Maria ang Birhen. Ipinagpapasama ang Ipon sa Pilato. Pinako sa Diyos na matay ang inibig. Naawas na lawan ang mga iba na may kanyang araw na buhay na magulit. Umakyal sa langit. Alam Diyos na ang Diyos sa mga kapanginig sa lahat. Doon bang mumulat ang ilito at lukong sa mabubuhay ng mga matay na tao. Sumahan sa palatay ang mga buhay sa Diyos sa Espiritu Santo. Sa banal ng Simbahan Katolika, sa kasamaan ng mga banal, sa katawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama sa pamagitan ng krus ni Jesus, ay makamtan natin ang maluwalhating kaharian sa langit. Ama, dingkin mo ang aming panalangin. Ama, dingkin mo ang aming panalangin. Para sa Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono, patuloy nawang magningas ang iyong salita sa kanilang mga puso upang ito ang maging inspirasyon nila at lakas manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming manalangin. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, turuan mo nawa silang magmasid, magpasya at kumilos ayon sa iyong pananaw at hindi ayon sa batayan ng mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, mga naghihirap, mga nasa bingit ng kamatayan, at sa lahat ng dumaraan sa mga pagsubok ng buhay, makatagpo nawa sila ng pag-asa mula sa kanilang pamilya at komunidad. Manalangin tayo. Ama, dingin mo ang aming panalangin. Nawa tayo matulungang mamuhay ng paya at nagsasakripisyo upang maging mabuting katiwala at mapabanal din natin ang iyong sanglilikha. Manalangin tayo. Ama, dingin mo ang aming panalangin. Ama, tinanggap namin ang kalooban ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagbabakasakit ni Jesus. Na aming Panginoon, makatagpo nawa kami ng kapanatagan at pag-asa sa liwaga ng krus. Hiniling namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen. Thank you.
mamang pagkakalay. Tagabi naman ang Panginoon, ipagbagay sa iyong mga kamay. Sana po rin ang karawalan sa ating kapag inabangarap sa bawang sabayan niya ang banal. Ama namin, lumika ang banal na pagkain nila, ginawang magdulog ng iyong mag-uusmas. Nasa aming tumubos upang ang ginaganap mo sa aming pagliliwang ay maging lubos na pagkaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawala ang Diyos. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ng ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapagyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maasal at ang may mangunang umabol sa pananagutan. Dahil ang ayon mong magbago ang kinamayas ng pagkakanyahan niya ng isang katauhan. Bunga ng pag-iibig siya ay nanaig at ang kamatay ay kanyang nalubi. Kaya siya ang aming daan para aming masabi ay ang tapat at maasal ang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuli sa iyo ng walang umpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyo kadakilaan.
ang misteryo ng